all our dreams can come true if we have the courage to pursue them. Lahat tayo ay may pangarap. Lahat rin tayo ay may mga taong gumagabay upang matupad ito. Sila ang nagsisilbi nating inspirasyon sa buhay. At dito sa probinsya ng Cotabato, may dalawang kababaihan na nagiging inspirasyon ng karamihan. Hindi lang nila binabago ang buhay ng iilan. Isinasa puso rin nila ang serbisyong totoo. Una nating makikilala ang isang public servant mula sa Kidapawan City, si Konsehal Aying Apolinario Pagal. Nagsugod ako ang political career sa tuig na 2010. Nahimo kong committee chair sa Committee on Health, kay ako nahimong isa ka nurse. Mauna siya ang committee ba nga naka-assign sa ako ang Committee on Women. So katuna time, ako ang girevisit ang gender code sa probinsya, ang health code sa probinsya, o ang pinakasikat ato na time kay nagpasako og ordinansa mahitungod sa pagdili sa corporal punishment labi na sa itong mga kabataan. Kung dati, manggod, di ba, ang pagdisiplina kay dapat dili na siya gina-equate sa violence. Tapos, katunahimo kong committee chair sa health, gipakusog na ito ang ato ang medical dental outreach sa matag barangay. Swerte kaayo ko. Kay sa panahon na nahimo kong board member, nahimo na itong gobernadora si Vice Governor Lala Talino Mendoza. Halos tanan barangay diri sa probinsya na agyoy dental medical outreach program. Gikan sa bata, hangtod sa hamtong, tanan maka-access sa mao na serbisyo. Mao nang nalipay ko, kay even though wala na ko sa sulod sa ospital, mura lang gihapon kong naga-duty kay naga-provide lang gihapon ko og medical services sa katawhan sa probinsya. Sukad na nagserbisyo ta isip board member, hantod karong konsehal na ta diri sa syudad sa Kidapawan, wala na naundang ato ang pagtabang sa barangay. Tinuod dili dako ang resources sa usa ka board member parehas pod sa usa ka konsehal, ginagmay lang gikan sa na ay excess sa ospital, makatabang taginagmay. Sa panahon nga na ay mamatay ang pamilya, makahatag taginagmay. Kung ang purok na ipanginahanglan, gikan sa semento, pila kabuok, sa sin, para lang naa sila'y purok na maayo, atuan ang ginahatagan o pagtagad. Bahala ginagmay, basta kinasingkasing na paghatag o serbisyo. At isa nga sa mga inspirasyon ni Aying sa kanyang pagseserbisyo sa taong bayan ay si Vice Governor Lala Talino Mendoza. Kay si Vice Gov Lala Manggod, ang serbisyong totoo, wala na sa kalayo sa barangay o sa kaduol sa barangay. Dili pud rason para sa iyaha kay Vice Gov Lala ang kadaghan sa butante o kagamay sa butante, basta mahatod yod ang serbisyo padulong sa barangay. Even gani COVID karon, mahatod gihapon ni Vice Gov Lala, wala nagaundang. Dili na siya mao ang makahinder para sa isa ka politiko na mag-perform sa iyang responsibility. Aside from being a tough woman on the outside, soft kay na siya on the inside. Murag yun na siya og mama. Aside sa akua, daghan siguro kay makarelate karon na nagapaminaw na konsehal, na vice mayor na karon, na mayor na karon, na na-touch na ni Vice Gov Lala ilahang life o nahimong maayo na leader karon. Maugyod na siya ang greatest achievement sa usa ka public servant kanang naka-inflict ka o maayo sa usa ka tao o nahimong successful siya. Mula sa pagseserbisyo sa bayan, serbisyo para sa kabataan naman ang naging pundasyon ng dating municipal councilor mula sa Kabakan. Hello, magandang araw. Ako po si Yvonne Villanueva Saliling, ang OSA Director po ng University of Southern Mindanao. So napapatuloy po yung serbisyo po ng Office of the Student Affairs. Andyan po yung ating offline exodus. Actually, we did it last year dahil po sa pandemya. Marami po sa ating mga estudyante ang stranded. So we facilitated the repatriation back to their family. Parang balik tahanan, balik pamilya program. At ang pagbibigay din po natin ng mga relief assistance habang andito po sila, we let them feel na mayroon po silang pamilya ho dito. And then meron po tayong mga initiatives na ginawa din po para matulungan sa kanilang pag-aaral po itong ating mga estudyante dahil nga po sa bagong mode of
learning ng at delivery of instruction sa ating mga estudyante, which is online, talagang napakalaking challenge on their part. So we conducted a webinar orientation on how to use ang kanilang mga gadgets, and then kung paano po ang mas mapapadali po yung kanilang learning process using this mode of delivery. Maliban sa pagiging OSA director, si Yvonne rin ang chairperson ng Kabakan Local Council of Women na tinutulungan ang mga kababaihan sa pamamagitan ng iba't ibang proyekto. At sa lahat ng kanyang ginagawa, may isang taong nagbibigay sa kanya ng inspirasyon at paggabay. Yan si Vice Governor Talino Mendoza. Ako po ay na-inspire po sa mga services of our Vice Governor, kasi nga po yung kanyang, yung totoo, the genuine extension of service, talagang nakikita din po natin sa kanya. Ano po. And then even sa pagtulong sa mga nangailangan, sa mga sitwasyon na kung saan parang nalalagay tayo sa alanganin, andyan po palagi siya, hands-on po kasi siya, yun din ang maganda. When she was still young, bata pa po siya, pero meron na siyang passion to lead. Ano po. And then talagang, kumbaga, na-train na siya, veterano na siya, kumbaga nakita niya na lahat ng mga sectors at napag-aralan niya na kung paano po niya i-address yung mga problems or actual na nakikita niya at nafe-feel kung ano talaga ang nararamdaman po ng ating mga kababayan. Kaya napakagandang ehemplo po yon. At ang inspirasyon na naibigay ni Vice Governor Lala sa kanila ay isa sa mga naging paraan upang matulungan ang karamihan. Para po kay Vice Governor Lala Talino Mendoza, kung anuman po yung ginawa nyo, hindi bulag ang tao na hindi makita yung inyong ginagawa. Nasabi natin na nanay din po talaga siya ng province, kasi pag sinabi nating nanay po kayo, talagang inaakay mo po yung inyong mga anak. Kaya happy tayo na may isang babaeng leader na talagang nagpapatuloy po sa mga ganitong advokasya. Para sa kuwa, ang serbisyong totoo kay gugma, love, kay wala ni ginapili. Mamoro ka man, nakakaba sa indigenous people, Kristiyano, lumad, walay ginapili na hatagan. Gina-unify niya ang tanan sekta para makakreate og isa ka maayo o progresibo na probinsya. Ang kakayahang makatulong sa iba, yan ang palaging ibinibida ni Vice Governor Lala. Para sa kanya, hindi natutulog ang serbisyo. At kagaya ni Aying at Yvonne, naway magsilbi itong inspirasyon sa iba. Serbisyong totoo, serbisyong makatao, serbisyo para sa katabato. Lala Inspires. #lalaban para sa Cotabato.